ngayon ay gagawa tayo ng paper charcoal, uling di papel. Ang kailangan lang natin ay palanggana, tubig, at ang mga scratch paper, kahit anong papel na hindi na ginagamit. Basain lang natin sa tubig ang papel at punit-punitin ng maliliit. Pag napunit ng lahat ang mga papel ay ibabad ng isa o dalawang oras sa tubig para lumambot pa ang mga papel natin. At saka natin gawing bilog-bilog or i-compress. Pigain natin ang papel hanggang sa mawala yung kanilang tubig. Yan, ganyan. Nahulog pa. Patuyin lang natin sa sikat ng araw sa loob ng isang linggo. At heto na, testingin natin ang ating ginawang paper charcoal kung ito ba ay effective. Magluluto tayo ng ginataang tulingan with kalabasa and sitaw. Pero kailangan muna nating isaing ang ating tulingan para mas masarap. Ang kailangan nating sangkap ay pinatoyong kamyas, kaunting suka, at saka asin. O ha? Diba nagbabaga na ang ating paper charcoal? Effective! Ito ang mga ilalahok nating gulay sa ating ginataan. Kabute, sitaw, dahon ng kalabasa, at bulaklak ng kalabasa. Ready na ang ating sinaing na tulingan. Sisimulan na natin ang ginataang gulay. Ibuhos ang pangalawang gata sa ating kawali. Lutuin sa gata ang ating mga gulay, ang kabute, ang sitaw, at saka lagyan natin ng tanglad para pampalasa. Lahat ng gulay na ito ay pinitas sa aming gulayan sa bakuran. O diba, kapag may itinanim, may aanihin. Pag medyo malambot na ang ating gulay ay ilagay naman yung unang gata. Isunod ang sinaing na tulingan.
Salamat sa ating paper charcoal. Nakaluto tayo ng sinaing na tulingan at ng ginataang tulingan.